What's up guys? Welcome back sa aking channel at sa aking panibagong SMV team. At sa aking tutorial na paano matuto mag-gitara, part 1. So ito na talaga ang aking magiging part 1 dahil sisimula natin sa pinakang basic. Okay, so sa video na to ipapakita ko ang anatomy or ang parts and functions ng gitara na to or ng acoustic guitar. Disclaimer lang guys, ako po ay hindi eksperto pero nandito ako upang magbahagi ng kaalaman ayon lang din sa aking mga na-research o napag-aralan. Pero teka lang, marahil lang iba sa inyo ay nagtataka kung bakit ito ang aking naging part 1 ng pagigitara or para matuto mag-gitara. Konting pahapyaw lang ulit ha. Parang nung bata tayo, kailangan muna natin matutunan ng ABCD or ang abakada bago tayo matuto magsalita or magsulat. Basic. Isa pang example, tulad ko bilang isang nurse, nung estudyante kami, inaral namin ang anatomy ng katawan, iba't ibang parte nito at syempre mga functions niya. Naalala niyo ba yung muscular system, skeletal system, nervous system, yung heart, lungs? Basta yon, inaral din natin yon dahil siya nga ay basic. Kaya simulan natin, huwag na natin patagalin to at ang dami ko na naman sinasabi. Okay, hatiin natin sa tatlo ang iba't ibang parte ng gitara. Ang una ay isang ulo, or ang headstock, or ang head. Ang ikalawa ay ang neck. At ang ikatlo ay ang body. See? Parang katawan lang din ng tao. Kaso wala siyang kamay o paa. Ulo, leeg, katawan. Okay, sa unang parte, ang headstock o ang ulo ng gitara. Dito sa headstock, andito ang tuning keys, andito ang peg heads, at andito ang nut. So itong nut ay medyo pagitan na ng neck and ng head. Isa-isahin natin. Tuning keys. So from the word itself, ito ay ginagamit upang baguhin ang ating tono ng gitara. Naaayon sa kung ano ang tuning na gusto mo. Drop C, drop D, or standard tuning. Sa ngayon, naka-standard. Drop D. Standard tuning. Kuha nyo. Next, dito tayo sa peg heads. Itong peg heads na to ay konektado siya sa tuning keys. So siya yung umiikot, siya yung iniikutan ng string para matono natin ang ayos ang gitara. Madali lang naman siyang intindihin, di ba? Pero para sa mga hindi alam ang tawag sa kanya, so ayan na. Tuning keys, peg heads. Next, so ito ang ating nut or ang tinatawag na the nut. This nut is not a nut, okay? Parehas lang siya na spelling pero hindi siya mani. Para saan nga ba itong nut na to? Ito ay isa sa pinakamahalagang importante upang mapanatili natin ang pagkakalagay ng strings simula sa kanya hanggang sa kanyang kapatid na ang saddle. Ito ay i-discuss natin mamaya. Dito rin sa nut, nakadepende kung gaano kataas ang strings. Kung naranasan nyo na parang ang sakit sa daliri ng strings, yung strings ay masyadong malayo sa fretboard, kaya masakit sa daliri, gamitin. Sana ay naiintindihan nyo ang aking sinasabi. Let's proceed. So dito na tayo sa ikalawang parte ng gitara, ang guitar neck. Okay, dito sa guitar neck, himay-himayin natin siya. May iba't ibang parte din siya. Unahin natin sa fretboard. Sunod ang kanyang frets. Sunod ang position markers. Tapos ang kanyang string. Okay, simulan natin sa fretboard. Ang fretboard, ito ay nasa ibabaw ng neck. Kadalasan, maraming nalilito dito na ang fretboard ay neck ay napagkakamali na lang iisa. Isang simpleng paliwanag. Ang neck, siyang nagkokonekta ng headstock o ng ulo ng gitara sa katawan ng gitara. At ang pinakang fretboard, siya yung nasa ibabaw ng neck. So simula dito hanggang dito. Diba? Ang dali lang. Okay, next. Pagkatapos ng ating fretboards, ayan, makikita nyo yung mga silver bars na yan. Ayan ang tinatawag na frets. Frets, fretboards. So sa madaling salita, ang frets ay nakapatong sa fretboards. Kaya siya tinawag na fretboards. Ito ay ang nagko-control ng pitch or ng tono ng gitara. Habang papalapit siya sa katawan ng gitara, tumataas ang kanyang tono hanggang sa makarating sa dulo. At itong kada frets na to, meron siyang iba't ibang mga nota na ituturo ko sa susunod na tutorial. Kaya abangan ninyo tulad nito.
Tandaan niyo ba yung tulog na yun? Next, position markers. Kung nakikita niyo sa mga gitara, yung mga puting yan, ayan yung tinatawag na position markers. Ito ay nagsisilbing reference para alam mo kung saan ka natitipa. Meron siya sa 3rd, meron siya sa 5th, meron siya sa 7th, 9th, at ang kasunod ay 12th. Kung hindi nyo pa naintindihan, ito ang example para sa reference na aking sinasabi. Alam mo na ang adlib ng awit ng kabataan ay sa 12, nagsisimula sa 12th fret. Kumari, malapit na ang adlib. O, diba? Ganun lang siya. Nagsisilbing reference kung saan ka na susunod na titipa. Next, so dumako naman tayo sa mga strings. Ang strings ay merong dalawang types. Ang steel, na kung saan ang gamit natin, at siya ay sa mga acoustic guitars. At ang nylon, tulad nito, malambot ang kanyang mga strings. So ang steel na string ay malutong at ito naman ay malambot pakinggan. Sample. Yun lang siya ang strings at dalawang types niya. Steel at saka nylon. So alam niyo na, ang strings ang puso ng gitara at isa sa pinakamahalagang parte nito. Hindi kayo makapag-gitara kung wala ang strings. Okay, punta na tayo sa last part na kung saan mas sexy pa sa inyo, ang body ng gitara. With the wheel! Merong iba't ibang mga style ito, tulad nito. At dito, sa the body or katawan ng gitara, andito ang sound hole, andito ang pick guard, andito ang bridge, ang saddle, nakabaligtaran ng nut na sinabi ko kanina, at saka ang string pegs. At sa ibang mga style ng gitara, makikita nyo meron siyang cutaway, yung pingas dito, na kung saan mas matitipa mo pa ng mas maayos yung sa dulo ng part ng fretboards. Lalo lang sa mga adlibs. O diba, ang hirap? So yun lamang siya, huwag na natin patagalin to, dumako na tayo sa next. Simulan natin sa sound hole. Ito siya, yung nakikita niyong bilog. So para saan nga ba siya? Hindi tulad sa electric guitar, kailangan niyo pa siyang isaksak sa amplifier para tumunog. So sa acoustic, itong sound hole ang nagsisilbing amplifier para tumunog ng maayos ang gitara. Next! So dito tayo sa tinatawag na pick guard. So from the word itself, self-explanatory na, pick guard. Para maprotektahan siya sa pick or sa mga gasgas, lalo na sa mga heavy strummers na talaga namang bigay todo kung mag-strum. Yun lamang siya, self-explanatory. So dito, kung titignan nyo maigi, bridge, string pegs, at saka yung saddle na sinasabi ko kanina. Mabilisan na lang ito. Itong bridge na to, ito ay parang nagsisilbing final destination or ang pinakang end ng ating strings. Saddle naman, ito ay ang long lost brother ng nut. Dahil same sila ng purpose, so yung height ng strings at saka yung placement para hindi sila magalaw, yun ang kanilang pinakang silbi. Last but not the least, ang ating string pegs. So parang katulad siya ng tuning keys or nung ating peg heads, pinapanatili niya ang ating strings na masikip or nasa tono. Dahil kapag lumuwag siya, mawawala na sa tono ang inyong gitara. So ayun, kinakapitan nila ang strings sa magkabilang dulo. So yun lamang guys, hanggang dito na lang muna ulit ang ating tutorial. Sana ay marami kayo natutunan regarding sa ating parts and functions ng ating gitara. Kung gusto nyo malaman ng iba't ibang technique sa pagtuturo, meron ako tutorial niyan. Pwede nyo siyang i-check. At hanggang dito na lamang, tapusin na natin ang tutorial na to. Magkita kayo ito ulit tayo sa susunod. Hanggang sa muli. Thank you!